Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at pagpakailanman. Papuri ang daigdigan, lahat ng lahat. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at pagpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ang pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain at papatayin sa tabak ang inyong mga anak.
tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga ngayayas sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ay magiging babala sa inyo. Kung mangyari ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikita ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinaligdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinaligdan ng kanyang mga nilalang. Tinaligdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil, sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagka sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibuguhuin ko si rin sila at gagalitin. Sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dugo. Natanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata,
Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Hayaan natin na ang Ebanghelyo sa umagang ito ang siyang magbigay sa atin ng gabay sa ating paglalakbay sa buong maghapon. Ang taong narinig natin sa Ebanghelyo na kausap ni Jesus ay mayroon dalawang kabataan at kayamanan. Dalawang bagay na kapag meron ka, parang you are on top of the world. Kabataan, malakas, wala pang iniindang sakit, wala pang sakit sa tuhod, o sa balakang, o sa anuman. Malakas, kayang tumakbo, kayang tumalon, lahat kayang gawin. Kapag kabataan, the possibilities are endless. Kahit ano pwedeng kainin. Kabataan, youth. So ito yung meron siya. At ang pangalawa ay kayamanan. Bukod sa kaniyang pagiging bata o youth, for that matter, siya ay napakayaman. Sinabi sa Ebanghelyo, napakayaman, hindi natin alam. Siguro sa kaniyang pagiging kabataan, nagkaroon na siya ng kaniyang first 2 million pesos or 3 million pesos na hindi kayang gawin ng iba. Tumanda na yung iba, hindi pa nakakita ng ganun, katulad ko. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng 2 milyon. Kabataan at kayamanan. Kaya nang makita niya si Jesus, siya ay nagtanong. Siguro damang-dama nung batang ito na siya ay youthful, no? Masigasig. Tapos siya ay mayaman. Pero meron siyang hinahanap pa. Hindi pa pala sapat yun, yung kaniyang pagiging bata at pagiging mayaman. Ano po ang gagawin ko para ako'y magkaroon ng kayamanan o buhay na walang hanggan? Maliwanag ang sagot ni Jesus. Sundin mo ang mga utos. Kaya nga nagtanong siya, alin-alin po doon? Ilan ba ang mga utos? Mula sa 10 na basic na 10 commandments, lahat yun nagkaroon ng iba't ibang interpretation at naging 613 lahat ng mga batas ni Moses. Kaya siya ay nagtanong, alin-alin po doon? Kaya Jesus specified the law. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Perfect. Tinupad niya ang lahat ng iyon. Ano pa ang kulang? Tinupad niya yung mga sinabing batas ni Jesus. Mayroon siyang kabataan at mayroon siyang kayamanan. Ano ang kulang? Ibig sabihin po,
hindi kumpleto at hindi makapagdadala sa atin sa pagiging ganap o perfection ang kayamanan, ang pagiging bata at ang simpleng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Kahit meron ka nitong dalawang bagay na ito, kung wala ka pang isang K, hindi makukumpleto ang KKK. Ano yung isang K? Ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit, ang kayamanang hindi pwedeng ipantay sa pagiging bata o kabataan. Bakit? Dahil ang pagiging bata o kabataan o youthfulness ay lilipas sa mahabang panahon. Ang tao ay hindi mananatiling bata kailanman. Kahit na siguro ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo ay hindi kayang gumamot na manatili ang tao na bata habang buhay. Ang kayamanan ay nauubos at nalulustay. Pero ang kahuli-hulihang kay ang kaharian ng Diyos, ang panghabang buhay. At ito ang ipinapakita sa atin ni Jesus. Magkakaroon lamang ng completion o perfection ang lahat ng bagay kung ikaw ay susunod sa akin at iyon ang hindi niya kayang gawin. Bakit? Dahil ang pagsunod kay Jesus ay paglimot sa sarili. Ibig sabihin, ang pagiging kabataan mo ay kakalimutan mo at susunod ka kay Kristo. At ang lahat ng nagpapabigat sa'yo, ang kayamanang hila-hila mo ay hindi mo pwedeng dalhin kapag si Kristo ang iyong susundan. Ibig sabihin, kay Kristo sa Diyos lamang ang ating kalakasan. Napakarami na pong mga banal, mga santo na nagbigay ng kanilang buhay, iniwanan ang lahat at sumunod kay Kristo. Si San Francisco ng Assisi na nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Assisi noong 15th century ay iniwanan ang pagiging kabalyero at sumunod kay Jesus sa pagbibigay ng halimbawa sa mga may hirap at sa mga may ketong. At sumunod pa ang napakaraming tao na handang iwanan ang kabataan at handang iwanan ang kayamanan para ipagpalit sa kayamanang hindi mauubos kailanman. Kaya po, tayo ay patuloy na manalangin sa mga batang masisigasig at matatapang na tumugon sa Diyos sa tawag ng paglilingkod kay Kristo. Atin pong ipanalangin ang mga kabataang tumugon para magpari upang maging kasangkapan ng Diyos sa misyon niya sa mundo. Mga kabataang masisigasig, mga kabataang hindi nagdalawang isip na tumugon sa tawag ng Diyos upang magkaroon ng linaw at laman ang sinabi ni Jesus na sabihin sa kaniyang, "Humayo ka
ipagbili mo ang lahat ng ari-arian at sumunod sa akin. Maraming sumusunod, pero kakaunti ang nagtatagumpay. Dahil sa ang Diyos ang pumipili at nakakakita ng laman ng puso ng tao at siya ang nagbibigay desisyon kung sino ang kaniyang tatawagin hanggang sa kabilang buhay. Isama po natin sa pananalangin natin ngayon na sana marami pang kabataang tumugon sa tawag ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kabataan, napakaraming possibilities na pwede nilang tingnan at sana huwag mawala ang possibility na tumingin sa daan at tawag ng Diyos sa ating panahon. KKK. Kabataan, kayamanan, pero mas mahalaga ang kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo pa lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Hesukristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kaniyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kaniyang kaharian. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon at sahalip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Bayan na
tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang ating tunay na kayamanan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin.
Pagibigin, maawa't mahaba. Buhay kong ay pagtangkaan, buhay ko ay pagbantaan. Sa'yo pa rin magbitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kaniyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Madre Jesus Nazareno, niluwalhati namin.